Andiyan na natin. Hoy! Agad hinawakan ng mga pulis ang target ng entrapment operation na si Rainiel Armond Co. nang abutan siya sa kanilang bahay sa Pandi, Bulacan kaninang madaling araw. Inaresto ang 20 taong gulang na si Co. matapos umanong ihack ang Facebook page ng E&E Travel Express, dahilan para malugi raw ang travel agency ng 18 to 20 million pesos. Arestado rin ang 21 taong gulang ng misis ni Co. na si Alanea Santos. Ayon sa may-ari ng E&E Travel Express, June 4 nang mahack ang kanilang account. Bigla ho nawala. Nag-shutdown ho yung operation namin, walang access. So yung tendency, hindi namin ma-retrieve yung mga regular customers namin, yung mga nagpabook, yung mga umaalis. Then, yung mga nagbabayad sa kanila, pinalitan nila yung bank account. Pinatubos pa raw ni Kokay Diwa ang Facebook page sa halagang 10,000 pesos pero di naman ito ibinalik. Hindi raw naging madali para kanya Diwa ang pag-trace sa suspect dahil iba't ibang account ang ginamit nito. Yung account na nakita namin is naka-undername ng AJ Kunanan. Na-trace nila, nasa Baguio na yung AJ Kunanan. Sinabi nung AJ Kunanan, hindi ako yun. Na-hack din yung account ko. Natuntun si Nako nang mahuli ang kasabot umalong si Joe Ansal na nagwi-withdraw ng pera sa Malolos kahapon. May nag-report dito na meron nga daw nagwi-withdraw ng pera through elektronika ano nga sa atin sa mga LBC ganun. Ang ginagamit peking ID. Allegedly, ang i-withdraw niyang pera doon is sa 9 na katao. Aminado naman si Sal na kinomisyon siya ni Nako. Ako lang po yung kumukuha ng pera. Magkano po ang nakuha niyo? 3,000 lang po. Si Ko at kanyang asawa, tikom naman ang bibig. Ayon sa isang IT expert na tumutulong sa investigasyon, aabot sa 160 Facebook pages at accounts ang nahack na ni Ko base sa record ng kanyang computer na dinala sa istasyon ng pulis. May nakuha rin daw dito mga record ng usapan ni Ko at mga kliyente ng nabiktimang travel agency. Pag-aaralan pa ron ng pulis siya ang mga reklamong isasampa laban sa mga suspect. Victoria Tulad, GMA News.